Hey everyone, I am Jomiko and I am gonna talk about my experience on The Music Room. Habang may oras pa, bitaw na, nasasaktan na, bitaw na, di na makahinga. Yung experience ko sa The Music Room was really a pleasure kasi unang-una, sobrang kinikrave ko na yung mag-perform on stage and sobrang pleasure din kasi isa kami sa unang-unang mga artists, batch of artists na nag-perform dun. And ako kasi nakita ko rin yung similarity niya sa yung parang Tiny Desk sa YouTube na parang I feel like the inspiration behind The Music Room. So, mahilig akong manood ng mga ganong performance ng mga favorite artists ko internationally. So, parang to be part of the local counterpart of mga ganong performance videos. Yun nga, it was an honor din. And sobrang fun, sobrang na-excite ako din. I think yung mga songs ko kasi very, ang daming emotions, sobrang heartfelt na feeling ko it was too heavy na rin. Pero although may ride talaga, may story talaga yung set na kinanta ko from Being So In Love dun sa kantang Araw. Tapos biglang panunuyo sa isang tao, yung Tabi-Tabi po. Tapos kinanta ko rin yung sobrang heart-wrenching na song composed by Kiko Salazar, which is Bitaw Na. Yun po yung carrier single ng album ko ngayon, Prelude. And parang grabe lang yung roller coaster ride dun sa setlist. And syempre nag-end kami with an R&B pop song with Fana. Nag-duet kami ni Fana. So I feel like hopefully mabubusog yung audience dun sa naging set kahit 4 songs lang siya, but I feel like it was a ride talaga na talagang ma-harlate yung mga audience. Okay, so Prelude po yung tinawag dun sa album kasi this is just the beginning of my music and my path sa sasabi kong parang soundscape ng music releases ko. So I feel like ito talaga yung nagbigay sa akin ng parang rock para ma-stamp yung brand ko sa music industry. And dito pala nagsisimula yung mga alam mo yun, yung musicality and music career ko as an artist. So, I feel like Prelude as a title fits the goal na syempre mag-release pa ako ng other music, other side of me, and marami pang patutunguhan. Hopefully. Actually po kasi yung Prelude was around 2 years in the making kasi compilation po siya ng mga releases ko from the time I started with Star Music. Yung first song ko po kasi was produced and composed by me. So, yun po yung Isla. And I guess yung parang as I go along with my career, doon ako nag-release sa mga na iba't ibang singles. And parang for me, it was a long ride talaga na kaya siya, as what you said, sir, na talagang crafted talaga yung song. Kasi, parang nagbigay kami ng focus sa each song na nagkaroon siya ng singles talaga before maging album. Unlike the other albums na album muna tapos i-release as singles. This song, Yung Araw, is composed by Ren Salazar. And sobrang natuwa ako sa lyrics na to and sobrang talino ng pagkakasulat niya kasi ang daming metaphors na ginamit, especially yung celestial bodies like araw, buwan, between. Ang daming parang kinumpare niya yun sa isang love relationship. So, I feel like makakarelate yung mga tao kasi dumaan din tayo sa time na parang may gusto tayo at hindi tayo binalikan ng pagmamahal. So, yun yung meaning ng araw na yun nga sa lyrics nakalagay, hindi man between sa iyong paningin, liwanag ko'y ibibigay pa rin. So parang, yun talaga, parang loving unconditionally yung meaning ng araw. And sobrang honored din na ako yung pinili ng composer si Ren Salazar para mag-interpret
dun sa song na yun. And hopefully, maging part siya ng mga shows soon. So, bitaw na. Ayun, isa sa mga pinaka heartfelt na songs na na-release ko. If not the most heartfelt song na na-release ko. This is composed by, of course, the Kiko Salazar. And ako, very personal tong song sa akin. Kasi although sinulat siya na ni Kiko Salazar, naka-relate din talaga ako personally kasi I dedicate this to my late brother who just passed last year. And I feel like ito yung parang song for me to really accept yung kanyang pag-pass. And every time I sing this song, nadadala talaga ako. As in, walang time na hindi ako nadadala sa song na to. And sinabi rin ni Direk after my performance of Bitaw na nakita niya na ito yung parang best performance na nakita niya sa akin. So, in a way, syempre natuwa ako dun, but also, nirelease ko rin kasi po yung emotions ko nung time na yun. I feel like, even yung feel kasi sa The Music Room studio, naka-liberating talaga yung feel dun when you're in it. So, talagang binuhos ko lang yung emotions ko. I just let go and naging okay naman yung performance. So, Bitaw Na is a song about letting go. So, I feel like dito talaga ako nakarelate kasi I had to let go of, ako personally, I had to let go of the fact na my brother's gone. And syempre, makarelate din yung mga tao in terms of letting go of this special someone nila kapag medyo nagiging toxic na or medyo hindi na talaga maganda yung nangyayari. And another side of the song Bitaw Na is saying na it's okay to let go. It's okay na parang there's a light at the end of the tunnel na kapag huwag ka matakot na mag-let go kasi marami pang possibilities after that. So, Tabi Tabi Po is one of the 12 entries for Himig Handog and this is composed by a good friend of mine, Mariah Moriones. And Tabi Tabi Po is about being patient with love kasi nga ngayon sobrang fast-paced na nga natin na nakalimutan na natin yung parang slow steps in love na may journey talaga yun kasi marami sa atin parang agad-agad nagde-declare ng love sa mga tao na hindi pa nila kinikilala talaga. So, I guess this is a reminder for us to take a step back and look at the bigger picture kung talagang ito ba yung gusto mong dito ka ba gusto mag-commit. And of course, ako, I'm such a fan of this song kasi of course, this is part of Himig Handog and I've always been a fan of Himig Handog, yung prestige niya. And finally, na-check ko na yun sa Bakit Disco na maging interpreter of Himig Handog. Of course, na magkaroon ng music video na actually first ever music video ko as a solo artist. Of course, with Inka, Adi, Kotoko, and Rain Matienzo, mga TikTok people. Actually po, lagi ko itong kinakwento na sumali din ako as a composer nung year na yun. Actually, the most recent year. So, nagulat lang din ako during the finals na biglang na-announce yung pangalan ni Mariah, who is my friend nga. Tapos minessage ko agad parang congratulations kasi syempre kilala ko rin si Mariah as this great composer na talagang nagpo-push talaga to make a mark in the industry. And finally na pili yung song niya. And two weeks later, nalaman ko na ako pala yung mag-interpret. So sobrang full circle nung nangyaring yun. Feeling ko doon lang po talaga ako nilagay as for the branding na very nature, raw, ganun. Parang even with the colors like green, brown, neutrals, ganun. So I feel like nag-fit naman siya sa brand. And parang sinasabi nga ng mga tao na multiverse yung dalawang music video. Magka-connect daw sila. Ako kasi I don't like parang staying in one genre, but at the same time meron akong core genre which is R&B and pop. And as a music producer din kasi since na natapos ko na rin po yung course ko sa music production, it feels great na may total control ako over my music in terms of the production nga po. And with that, I feel like yun nga yung soundscape talaga na control ko. And very hands-on ako sa music ko and parang ang fun lang na ang daming nagagawa. So as a musician, feeling ko ako yung
tipong I'm up for experimenting and sa mga mga techniques din, like kulot-kulot ay mga R&B ganun. Ako kasi sobrang fan din ako ni Fana, so nung nalaman ko na may chance kami mag-collaborate, siya agad yung sinabi ko na gusto kong makipag-duet with. And it was fun na mag-perform dun sa stage kasi although medyo last minute na namin talaga na-practice lahat, nagawa naman namin ng paraan. And since nandun si Sir Jonathan, nagkaroon pa kami ng one-on-one coaching with Sir Jonathan, yung writer, yung composer ng song. So, ang fun din na parang kami yung new generation ng the OG R&B singers of the Philippines, singing nga si Jonah and JR. Siyempre pressure siya, but overall, sobrang enjoy lang kami on stage. May ano po kasi, may parang loophole pa rin naman, or hindi naman po. May parang way pa rin talaga sa TikTok to show your original music. I think yun yung talagang best platform para mapakita yung originality mo. And although madalas ako nagko-cover sa TikTok, may mga sinusundot-sundot akong mga compositions ko na like inspired by covers or mga current songs. So dun ko, I guess, na papakita sa audience na I can also compose, I can also create my own music. And ayun, I feel like ano lang naman, with TikTok, ang focus lang naman talaga is recognizing the talent. And yun, I'm happy na na-recognize ng mga tao yung talent ko and yung musicality ko sa platform. I think that's what matters. And that's about it. I hope magustuhan niyo po ang aking performance at iba pang mga artists sa The Music Room. And follow me on my socials. That's at @jmko_music. And don't forget to like, comment, and subscribe to One Music YouTube channel.